Ang ilong ay isa sa mga may pinakamataas na konsentrasyon ng ugat na daluyan ng dugo sa buong katawan. Kaya naman, may mga pagkakataong maapektuhan ito ng iba't ibang kondisyon at sirkumstansya. Hindi malayong makaranas ng pagdudugo ng ilong o balingoy-ngoy. Kung natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang pagdudugo ng ilong o nose bleeding ay isang pangkaraniwang kondisyon na maaaring resulta ng sumusunod: pagsundot o pagkalikot ng marahas sa ilong, sobrang panunuyo ng hangin, iritasyon sa loob ng ilong, pagkakaroon ng karamdaman o kakulangan sa nutrisyon. Kung sakaling makaranas ng pagdudugo ng ilong, narito ang ilang mga tips na makatutulong. 1. Pisilin ang ilong at huminga sa bibig. Ang unang hakbang para mapigil ang pagdudugo ng ilong ay ang pagpisil sa dito at paghinga sa bibig. Ginagawa ito upang malagyan ng pressure ang sugat na pinagmumula ng pagdudugo. Kaiba sa paniniwala ng marami, walang maitutulong ang pagtingala ng ulo kung dumudugo ang ilong at maaaring magdulot lamang ito ng pag-ubo o pagpasok ng dugo sa looban. Mas mainam kung itindig lamang ang ulo ng normal. 2. Lagyan ng yelo ang ilong. Kung ang pagdudugo ay patuloy at walang humpay, mabuting maglagay na ng yelo sa itaas na bahagi ng ilong o nose bridge upang mas mabilis ang pagtigil ng pagdudugo. Tandaan lamang na balutin muna ng tuwalya ang yelo upang hindi direktang nakadikit ang yelo sa balat. 3. Panatilihin kalmado ang bata. Madalas makaramdam ng panic ang mga bata na nakakaranas ng pagdudugo ng ilong, lalo na yung unang beses pa lang nakaranas nito. At ang resulta, sila ay umiiyak at natatakot. Walang maitutulong ang pag-iyak at takot. Bagkus, maaari lang nitong palalain ang kondisyon. Panatilihin kalmado ang mga bata kung makakaranas nito. 4. Iwasang suminga o kalikutin ng ilong. Hayaan lamang ang nagdudugong ilong at iwasan kalikutin o suminga upang mapalabas ang dugo. Mas lalo lamang lalala ang pagdudugo kung gagawin ang mga ito. 5. Lagyan ng petroleum jelly ang labas ng butas ng ilong. Ang pagdudugo ng ilong na nakuha dahil sa sobrang panunuyo ng hangin ay maaaring matulungan kung maglalagay ng petroleum jelly sa labas ng butas ng ilong. Makatutulong ito upang mapanatiling basa ang loob ng ilong. Maaari ding langhapin ng usok o steam mula sa kumukulong tubig upang hindi manuyo ang balat sa loob ng ilong. 6. Huwag uminom ng aspirin. Iwasan ang pag-inom ng aspirin sapagkat ito ay isang gamot na kaya makapagpanipis ng dugo kung kaya't imbes na magsara ang sugat sa loob ng ilong, maaaring lumala lamang ang pagdudugo na nararanasan. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!